Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amin. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo po ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapan ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Nung mga araw na iyon, talagang uhaw na mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb.
Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises. At ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba. Dahil sa dooy, nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin't kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kalwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa'yo, Panginoong Hesukristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." Ginoo, wika ng babae, "Malalim ang balon ito at wala man lamang kayong panalok. San kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito?" Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok." "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo." Sabi ni Jesus, maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon. At nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo,
kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala naming Siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi nating good morning. At muli, ating purihin, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak ngayong umaga. Kayong mga lagi nagsisimba ng alas 5 dito at online, kayo ang laging pang-opening, na pambukas lagi ng ating araw. Kaya lagi dapat nating ganahan, gandahan, pagbutihan ang pagsisimula ng bawat araw. At mga kapatid, patuloy tayo sa pagninilay ngayong ikatlong linggo na, napakabilis. Ikatlong linggo na ho ng Kwaresma. Patuloy tayong nagninilay, nagdadasal sa ginawang pagpapakasakit. Doon sa likuran natin, ano? Pagpasok ninyo ng ating main door, nandoon ang isang napakagandang tagpo. Parang napakapangit sabing napakaganda. Kasi ito yung mga larawan, imahen ng paghihirap, ng pagpapakasakit ng Panginoon. Kaya kapag may oras kayo, doon ho, sa likuran, huwag lang kayo tumayo, huwag lang kayo magpicture, huwag lang kayo magselfie. Pag tinignan ninyo, pag nilayan ninyo, pagdasalan natin ang ginawang pagpapakasakit, pagkamatay ni Jesus, para lamang iligtas tayo. At panahon po ngayon ng pag-amin sa mga nagawa nating mali, sa mga nagawa nating kasalanan. Ulitin ko, pag-amin. Hindi po ito panahon ng pagtuturo. Oy, ikaw ah, mangumpisal ka na. Dami mo ng kasalanan. Wow, lakas ng loob. Ha? Ikaw ah, napakarami mo ng ginawang kalokohan. Mangumpisal ka na. Look who's talking. Panahon ngayon ng pag-amin natin sa mga nagawa nating kasalanan, sa mga nagawa nating mali, at panahon ng pakikipagkasundo, lalo na sa Diyos, sa sakramento ng kumpisal. Huwag natin palalampasin ang Kwaresma nang hindi tayo bumabalik sa kumpisalan. At ano po ang kulay ng Kwaresma? Ano ang kulay ng Kwaresma? Violet. Kulay ube. Na siyang laging ginagamit ng mga pari sa pagpapakumpisal. At alam niyo po, timing na timing naman. Ang violet ay naging simbolo rin ng kulay ng mga kababaihan. Tayo po ay nakikiisa, bumabati sa pagdiriwang ng biyaya ng mga kababaihan ngayong Women's Month. Palakpakan natin ang mga kababaihan sa ating pamilya. Happy Women's Month po sa inyo. Ang mga kababaihan sa simbahan, sa inyong samahan. Na timing, yung violet, no? Nung Women's Day, International Women's Day, makikita ninyo, may mga nakakabit ng kulay violet. Hindi lang ho dahil Kwaresma, dahil Women's Day noon. At saktong-sakto rin sa gospel natin ngayong linggo, kung saan isang babae, Samaritana ang bida. Isang babae ang ipinapakilala ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Sa kabila ng hindi magandang pagtitinginan noon ng mga Hudyo at Samaritano nung panahon ni Kristo, naku po. Kaya yung gospel natin ngayon, kakaibang kakaiba, napaka-imposibleng mangyari yan noon. Lalo na sa mga die-hard
na mga Hudyo at Samaritano. Magpapatayan sila, yun yung termino natin. Huwag silang magdidikit. Kaya yung mga Hudyo, hindi sila dumadaan sa bayan ng Samaria. Kaya itong gospel natin ngayon, talagang kakaibang kakaiba. Kung saan si Kristo dumaan sa bayan ng Samaria. At hindi lang dumaan, tumigil, nakipagkwentuhan, nanatili ng 2 araw. Sa kabila ng hindi magandang pagtitinginan ng mga Hudyo at Samaritano, makinig kayo, nagkaroon ng mabuting tagpo, pag-uusap sila Jesus at ang babae sa balon ni Jacob. Pareho silang nagbigay ng oras at maayos na pagtanggap sa isa't isa. Noong pong nakaraang linggo, kaya wala ho ako noong linggo, tayo po ay nagdala ng tulong sa mga kapatid natin sa Dingalan, Aurora. Kasama na dyan yung mga dumagat nating kapatid sa tulong ng Disaster and Relief Office at ng social service natin. Tumakay kami sa dump truck dahil lubak-lubak papunta ng bundok. Pero ang kakaiba doon, mawawala yung pagod mo bukod sa magandang tanawin, sa magandang pagtanggap nila sa atin. Sometimes, the poor people are the generous people. Napakainit ng pagtanggap nila. At ganoon ang naging pakikitungo ni Jesus at ng babae sa isa't isa. Kahit alam nila na merong hindi magandang pagtitinginan ang kanilang lahi. Sa gitna ng pagod at uhaw ni Kristo, sa kabila ng personal na pangangailangan ng babae, ito yung maganda, tila hinilom nila ang matagal ng alitan ng kanilang lahi. Hindi porket ipinanganak ka sa isang lugar, sa isang pamilya na merong hindi pagkakaunawaan, mabubuhay ka at mamamatay ka rin sa minanamong away nila. Wrong. Hindi. Isa sa mga kasalanang dapat nating isuko ngayong Kwaresma, pag nangumpisal tayo, ay ang kawalan ng sariling bait. Yung iba nasisiraan. Pero sana tayo wag mawalan. Kawalan ng sariling bait. Ito yung nagpapadala lang tayo sa sulsol, sa sumbong, sa turo ng iba. Ilang kaya sa atin ang guilty o minsan carrier, hindi ng virus, carrier ng ugaling makisawsaw sa galit ng iba, sa away ng iba. Dahil kaaway ng kapatid mo, kaaway ng kumpare mo, kaaway ng kaibigan mo, kaaway ng kasister mo, ekis na rin sa'yo. Wala kang sariling bait. Kung babalikan natin ang unang pagbasa natin, kung pag-aaralan natin ang unang pagbasa sa naging reklamo ng mga Israelita kay Moises, sinugod nila si Moises. Sa sobrang nilang uhaw, ano, papatayin mo kami dito? Sinugod nila. Imagine natin yung eksena. Ha? Yung mga tao nagpuntahan kay Moises para magreklamo. Pero isipin natin, hindi kaya nagpadala lang ang iba sa reklamo at sigaw ng iba? Pwede kayang may ilan din sa kanila noon ang marunong sanang magtimpi, magtiis. Pero dahil mas malakas ang loob, mas malakas ang boses ng reklamo ng iba,
gumaya na rin sila. Naging ganyang ka rin ba? Nakikigaya ka lang. Nakikisawsaw ka sa galit ng iba. Ang ating pong iba't ibang ministry sa tulong ng Formation Office ay ongoing ang ating Lenten pilgrimage sa ilang simbahan sa Batangas. Isa po sa mga pinuntahan namin sa San Jose, Batangas ay yung napakagandang simbahan. San Jose. Simbahan ni San Jose. Lumang simbahan. May isang magandang parte doon. Pag pumasok ka ng simbahan, nakaharap sa altar, sa kaliwang banda, sa sulok, may isang maliit na estante. Ang nakasulat, mapaghimalang imahen ni San Jose. Ano daw ang ginagawa ng mga deboto doon? Maliit lang ho yung image, pero miragloso daw. Ang gagawin ng mga tao, nakita namin ang personal. Kasi nung nandun kami, may isang matandang lalaki, may dalang maliit na kandila, pumasok siya doon, dumiretso kay San Jose, ipinatong ang kandila, sabay, katok ng tatlo. Tok, 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 wish. Ganun daw ang ginawa. At wala daw hindi tumanggap ng kanyang dasal na lumapit kay San Jose. Malapit na ang kapistahan niya. Huwag niyo naman pong gagawin lagi yan sa mga estante natin. Katok baka mabasag ho yan. Imbis na kayo yung makapagbigay, kayo pa magbibigay ng pambayad. Pero ano ang magandang imahe ni San Jose sa atin? Siya ang isang magandang halimbawa na nung nalaman niyang si Maria ay nagdadalang tao nang walang nangyari sa kanila, alam ni Jose ang pwedeng gawin kay Maria ng mga tao. Pero hindi niya yon basta ginaya na lang. Pinili niyang maging iba alang-alang sa kabutihan at katotohanan. Kaya huwag nating kalilimutan ang paalala ni Pablo sa ikalawang pagbasa natin sa mga taga-Roma. Sa oras ng kahinaan at pagkakasala, dumating ang Poong Nazareno sa mundo. Hindi para parusahan tayo sa kasalanang minana natin sa mga unang magulang, kundi para ituro sa atin ang tamang daan, pamamaraan sa buhay. Mga kapatid, tandaan mo, may sarili kang bait. Hindi dapat hadlangan ng kasamaan, ng kasalanan ng iba, ang mabuti mong magagawa pa. Imbis na palalain at palakihin, huwag kang matakot ayusin at tapusin ang anumang mali sa pagsasama noong una. At kung hindi mo man kayang ayusin ang mga bagay-bagay at mga tao, mas gustuhin mo man lang na huwag nang dumagdag sa kanilang gulo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag lang natin aminin at tanggapin ang kasalanang nagawa natin. Kahit dahan-dahan, paunti-unti, simula na po nating tapusin. At kung may matagal ng alitan o di maganda tayong pinagdaanan, huwag lang natin ipagpa sa Diyos. Magturingan, tumrato pa rin tayo sa isa't isa ng mabuti, ng tama at maayos. At lagi nating tatandaan, palaging may hangganan ang kasamaan at laging may kapayapaan sa kabutihan. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tunay ngang ang ating Panginoon ang ating manunubos. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang tayo'y makasalok sa tubig ng buhay. Siyang papawi sa ating pagkauhaw. Buong pagtitiwala nating sabihin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahang maging daluyan ng tubig sa kanilang ministeryo at paglilingkod sa kawang nasa kanilang pangangalaga. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Patirin mo ang pagkauhaw ng kalooban ng aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mahabagin sa kanilang pampubliko at pribadong buhay, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal na pag-ibig nawa ng bawat pamilya, Ikaw na tubig ng buhay upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa ang aming mga minamahal na yumao ng buhay na walang hanggan sa iyong pag-ibig. Ama, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Isama natin sa ating mga panalangin ang lahat ng mga kababaihang dumaranas ng pang-aabuso, ng kapabayaan, lalo na ang mga matatanda at may sakit, ang mga nakabilanggong babae. Ipagdasal po natin ang mga kababayan natin, kamag-anak, na nagtatrabaho sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. At patuloy nating ipagdasal ang mga kapatid nating katutubo at mga biktima ng iba't ibang kalamidad sa ating bansa. Ama naming maawain, pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming ang
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingin ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pampuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kaligtasan. Siya ang tunay mong kapayapaan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isugo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Muling mauuhaw pag
ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa tubig na walang sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasi announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ng ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawanggawa. Kaugnay po nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom, naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula Didi na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Para sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na March 14, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Earl Allison Valdez, ang ating pong attach priest. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging,
Pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po tayo ay nagpapasalamat ang simbahan ng Quiapo sa inyong patuloy na pagsisimba at higit sa lahat pagbibigay ng tulong donasyon, hindi lamang po sa alay kapwa, kundi sa ating simbahan, sa ating Disaster and Relief Fund, sa ating social services programs. Salamat po sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan ay nagagawa pa rin nating gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.